Good morning. The gospel today speaks of different kinds of people and their attitude when they receive or hear the word of God. I always wanted to write the psychological profiles of these four persons. Anong psychological profile noong nakikinig, hindi naman iniintindi? Anong psychological profile noong walang ugat pag natanggap niya yung salita ng Diyos? Tapos, kaunting problema lang, iniiwan na ang Panginoon. Anong uring personality profile meron itong tinatanggap naman niya ang salita ng Diyos, pero sa dami ng kanyang mga inaalaala, hindi nagbubunga ang salita ng Diyos. Itong rich soil, anong psychological profile ng isang tao na nagbubunga ng marami? Kasi may mga insights din ng psychology. Kaya lang, ang hirap pumili dyan kung ano ang framework mo. Freudian ka ba? Luma na ngayon si Sigmund Freud, pero ang daming gumawa ng personality profile according to his id, ego, superego. Ang sikat ngayon, Myers-Briggs. Yung based on the teaching of Carl Gustav Jung. Sensing, intuiting, judging. Pero, as I became older, nakikita ako, i-profile mo, nag-iiba naman ang personality niyan. We are supposed to grow. In the gospel, Jesus grew in age and wisdom according to the evangelist. So we grow. We are not the same person we were before the COVID struck. Nagbago tayo. Dahil nagbago ang mga inputs sa daigdig na ating ginagalawan, nagbabago tayo. Kung nasaktan ka ng iba, kung binuenas ka, kung ano-anong nangyayari lahat, nagpapabago sa iyo yan. Kaya, ang tanong pa rin, ano ang ating gagawin para magbunga ng mabuti, ng marami? So, nagsulat ako ng retreat para sa mga kabataan. Sinasabi ko sa mga kabataan, noon, sa panahon ni Jesus, nagsasabog lang sila ng ganyan, ng binhe. E ngayon, may robot na naka-GPS sa satellite. Program mo yan. Siya na mag-aararo. Very straight yan. Hindi kagaya nung sa kalabaw. Walang binhe na nasasayang dyan. So pag tumubo na yan, may drone na ngayon, titignan kung saan walang tubig, makikita sa monitor. Eh yun ngayon, may aquaponics, may artificial intelligence din. I-irrigate niya yun. Sinusubukan na namin gawin. Malayo pa kami sa digital agriculture, pero may mga partners na ako na nagsisimula na, lalo na yung mga millennial farmers. Ginagamit nila. So, yung panahon ni Jesus, ngayon, iba na. May artificial intelligence, may drones, may robots, may blockchain technology. Mayroon na kaming app na i-input lang ng farmer yung data sa kanyang lupa at saka ng weather. Sasabihan ka na, ito itatanim mo sa ganitong panahon, ito ang gagawin mo. Parang may program na. Hindi kagaya ng lolo ko noon, tinitignan lang yung panahon na magtanim ng mais ngayon. Eh ngayon, may satellite na. Ganon pa rin ang problema. Panahon ni Jesus, paano magbubunga ng marami? Panahon ng Fourth Industrial Revolution, ng artificial intelligence at saka robotics, paano magbunga ng marami tayo?
iba na ang ating kapaligiran. Kaya ang sinulat ko para sa mga bata, a lot of the kids are hurting now. Emotional distress, boredom because of the lockdowns, mental health problems. Yung iba, marami na kukumpisal, nag-iisip na sila na tapusin na ang lahat. The kids are hurting. Hindi lang nasabihan mong magbunga kayo ng mabuti, eh ginagalugad pa ng maraming problema yung soil sa kanilang kaluluwa. Tatlong bagay. Quest for identity, struggle against alienation, search for meaning. Huwag ka nang maglagay-lagay ng personality profile sa mga bata. Turuan mo na lang sila na masolve nila ito. Quest for identity. Sino ako? Ang problema rin kasi ngayon, may identity na tayo bago pa tayo nagkaisip eh. May pamilya ka na, diyan ka pinanganak. Sila nagbigay ng pangalan mo. Tinuturuan ganyan ng mga pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Ang minsan, pinipilit kanyan na lumayo sa iyong identity. Gusto mong mag-artist, pinipilit ka na maging nurse. Yung nurse naman, gusto maging engineer, pinipilit naman na magiging artist. Nahihirapan ang mga bata ngayon. Hindi na nila alam kung sino sila. Pagkatapos, ginagawa pang banyaga sa kanilang sarili. Struggle against alienation. Sinasabihan ng mga values na hindi naman tunay na mahalaga. Lalo na ngayong may social media. Baliwala ka kung 200,000 likes lang yung pinost mo sa TikTok. Kaya mga bata, naku, 50,000 lang. Tatapusin ko na ang lahat. Parang ganun. They are helpless sometimes in struggling against the alienation na dinadagit ng the world, the flesh, and the devil yung kanilang pagkatao. Kaya hindi nakakabunga ng mabuti. At ang pangatlo, para hindi magiging retreat itong humili ko dahil nagagalit ang Pope pag sumubra ka ng 15 minutes ngayon eh. Search for meaning. Kailangan matulungan ang mga bata na masagot. Ba't narito ako kasama ng mga galaxies at saka mga asteroids at saka ng mga planets? How can my life make a difference? Ano ang maiwan ko pagkatapos ng lahat ng bigas na kinain ko at lahat ng mga manok at baboy na pinatay? What difference did my life make? Tanong natin lahat ngayon yan. Kasi kung nagbunga ka ng marami, hindi mo na yan itatanong. At kung hindi mo masagot yan, mali ang sagot mo, hindi ka magbubunga ng marami. Kaya balik pa rin tayo doon sa ating pananampalataya. Yung quest for identity, yung struggle against alienation, the search for meaning, sasagutin mo sa harap ng Panginoon niya. Tanong mo, who am I, God, before you? Masagot mo lahat yan. Eh tayo, kung saan-saan tayo naghahanap ng kasagutan eh. Lagi tayo doon sa WeChat, sa FaceTime, sa WhatsApp, sa Twitter, sa Instagram, sa kung ano-ano pa ngayong nasa social media. Diyan tayo naghahanap. Sa Panginoon ka magtanong, who am I, God, before you? Sino ako, Panginoon, sa harapan mo? Humarap ka sa kanya. Huwag mong takasan yung iyong sarili. Kasi minsan, may mga bagay na nakakatakot sa kalooban mo eh. Panginoon lang magtatanggal niya. Tapos, magbubunga ka ng mabuti. At pag lumabuo na ang mata mo, humihina na ang pagtibok ng iyong puso, masasabi mo, I have lived a life which bore much fruit. Yan ang pagdasal natin sa misang ito.